Anong kapalpakan nito, Franco? Ha? Naparin po si Tiago dahil sa iyo? Dahil tapos na yung trabaho mo. Nakatakas na si David. Pero hindi malinis! Alam mo? Hindi na ako nagtataka kung bakit kulang sa kumpiyansa si Tiago sa iyo. Tay. Kasi ang ginagawa mo doon, hindi ka naman kailangan doon. Proteksyon ang pinangako ko kay David. Pinasama sa akin yun. Malaki ang tulong sa atin ang kanyang mga koneksyon. At tatandaan mo, ang taong pinakikinabangan, hindi natin pinababayaan. Buti na lang at nagbuo ngayon sa krepisyon. Wala na sa bansa si David. Siya para makabawi. Si Rian nga pala. Alam na ba ang nangyari? Hindi na sinasagot ang mga tawag ko. Pwede ba, bago mo isipin si Rian, isipin mo muna yung sarili mo? Huwag ka na mag-alala. Buhay naman ako, hindi ba? Ang importante, tuloy ang mission. Ikaw lang pala yan. Huwag ginagawa mo dito, Ivan. Nabalitaan ko yung nangyari. Kaya dumaretso na ako dito. Pero huwag kang mag-alala. Yung warehouse natin sa Norte, okay naman sila. At yung militar na yun, talagang bawalak pa akong bawasan ng pamilya. General, kamusta? Maayos na siya. Sabi ng nurse na nakausap ko. Pero, papahinga pa siya sa kwarto. Hindi ko nakakausap. Huwag ka mag-alala. Hindi nila papabayaan sa general. Malakas ang pananalig ko eh. Eh, ikaw, kumusta ka? Wala. Hindi naman ako tinamaan. Alam ko kung gaano ka-importante sa'yo, general. At ikaw daw yung kasama niya bago mangyari yung kwento. Huwag ka mag-alala. Maayos lang ako. Tol naman. Pwede ba naman yun? Eh, kayo yung kumukup sa akin nung maulila ako eh. Pero, ano sabi ng airpads mo? Sayang lang, no? Kung mas maaga akong dumating, eh di sana may respa ka. Mas maaga kang dumating, baka nabaril ka pa. Sige na, malis ka na. Bumalik ka pag maayos ka na si Haran. Update? Sir, nagkaputukan po. Biglang dumating si Tiago. Gusto na kayo? Ayos lang po kami, sir. Nai-report na rin po sa mga polis yung kliyentro. Nabaril si Tiago dahil sa crossfire. Kaya nandito kami ngayon sa ospital. Si David Pascal. Sir, si David po nakatakas. Ano? Mukhang masarap yun, ah. Gusto mong tikman? Opo. Ate, pingin muna kami ng isa. Patitikman ko muna sa anak ko. Masarap. Ilay. Hoy. Masaya nila. Gusto mo ba? Hindi. Naisip mo ba, tatay mo? Nakakasama ba kayo? Naisip mo ba minsan napuntahan siya? Ayaw ni Nanang. Bakit? Isang inkwentro ang naganap sa bayan ng liwanag nitong umaga nang makita ang matagal nang pinaghahanap na international terrorist na si David Pascal sa area.
na damay sa shootout Santiago Guerrero, kinikilalang patrol ng bayan ng Liwanag at dating militar. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang investigasyon sa nangyari. Pupunta ako ngayon dyan. Kakusapin ko si Thiago. Secure the area. Sige pa, sir. Gusto mo yung lagay niya? Okay na siya. Kailangan natin magkita sa rest house. Doon na tayo mag-usap. Kailangan ka ng papa mo. Ano ba yung tatalikuran mo na lang ang pamilya mo? Kaya mo kaming tiisin? Si Rian. Nasaan daw siya? Ewan ko. Di ko nga madinig eh. Lakas ng kalong. Tingin ko alam ko na kung nasan siya. Kung saan siya una natagpuan, nagkaroon siya ng amnesia. Saan? Sa Pantalyon. Sa may Ilocos. Ano yun, nagbabakasyon? Kung tutuusin mo siya ang dahilan ng lahat ng ito, buwisit! Nanang, nandito na siya! Kalina ka pa iniintay ni Eli. Kala nga namin nakaalis kami. Kailangan ko nang umuwi sana. Ha? Bakit may problema ba? Pabalik ako agad. Boy. Hindi nalang tinuro ni Bok. May shortcut pala dito. Saan nagpunta yun? Magandang gabi po. Magandang gabi. Parang kilala kita. Di ba ikaw yung isa dun sa mga... yung mga militar? Opo. Di ba? Opo, kami po yun.
Pasensya na ho, pero nagbabaka sakali lang kami kung napadaan ba ulit dito si Rian. Si Rian? Opo. Kaalis lang niya eh. Sinabi niya ho ba kung saan siya nagpunta? Hindi. Pero ang sabi niya, kailangan na daw niyang bumalik. Wala naman sinabi kung saan. Alam mo, baka maabutan mo pa sa bayan. Sa bayan? Oo. Sige ho. Maraming salamat ho. Wala anuman. Sige. General. Aba! General! Tingnan mo nga naman, oh. Isang malaking narangalan na nadalaw ako ng isang high-ranking officer na katulad. Lumabas mo. Naririto raw si David. Sinong David? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Hindi naman ganun kalakihan tong bayan ng Liwanag. Malalaman ko rin kung saan siya nagtatago. At malalaman ko rin kung sino nagtatago sa kanya. General, parang ano ah. Parang sa pagkakaintindi ko, sinasabi mong nagtatago ako ng isang terorista. Bakit? Hindi ba? Para namang hindi tayo galing sa isang mundo. Kilala natin pareho siya. At ang sabi nga nila, nagdadamayan kapag pareho ang nagdaraanan. Nagtutulungan. General, hanggang ngayon, napakagaling mo pa rin magsalita. Ang galing mo pa rin kumuha ng mga kwento. Pero, na totoo lang, wala naman akong kailangan sabihin sa inyo eh, kasi kinausap na ako ng mga pulis. Ang sabi nila, mga tauhan mo daw yung mga yon. Sipin mo, nananahimik kami. Biglang-bigla rin na-trap ka. In pursuit ang team ko kay David Pascal. At nakipagbari lang kayo. Saan galing mga baril niyo, Tiago? Negosyante ako, Marshal. Kailangan protektahan ko rin naman ang sarili ko. At saka, kumpleto sa papeles sa mga baril ko. Kung gusto mo, pa-check mo. Hindi na kailangan. Ongoing investigation dito. Siguro mas maganda kung ipatrain mo ulit yung mga tauhan mo. Pacheck mo ang mga mata. Sipin mo, ako ang tinamaan. Punta sila rito sa maliit naming bayan ng gulo. Tapos ngayon parang kami pa ang napagbibintangan na gumawa ng gulo. Huwag namang ganoon. Hanapin ah. Alam mo ba kung saan-saan kitang pinuntahan? Ano meron dito sa lugar na to para balik-balikan mo?
Wala ka nang pakialam doon. Siguro nga wala, pero naninigurado lang ako. Baka kung nakwento mo nang sa mga tao dito ang tungkol sa samahan natin. Alam mo naman ang mangyayari sa kanila pag ginawa mo yan, di ba? Hindi ako tanga para gawin yan. At hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Wala. Nakalimutan mo na pag ginawa mo sa akin. Bakit mo niligtas sila, Reggie? Mukhang mahaba ang ipapaliwanag mo sa tatay mo. Malis na tayo. Hindi pa tayo mo. Hingi ka ba? Ang sabi ko, umalis na tayo. Tara na. Mag-iaya pa tayo. Alam mo mang mga tauhan niya yun. O, hindi ngayon. Meron na naman ako isusupalpal sa kanya sa mga kapalpakan nila. Hinding-hindi niya ako mahanapan ng koleksyon kay David. Kahit na ano pang gawin niya, hindi niya ako maiisahan. Umikot man ang puwit niya ng kakahanap ng butas, wala siyang makukuha. O, bakit daw? Pabalik na si Franco kasama si Rian. Sa wakas, dapat siya dinidisiplina mo. Hindi siya dapat basta-basta nawawala. Ikaw kasi nispoil mo yung ampun mo. Amelia, hindi ba't pinag-usapan na natin to? Huwag na huwag mong babanggitin kung ano ang tunay na relasyon sa atin ni Rian. Iilang tao lang ang nakakaalam nun. Kapag kami tigalabas na nakaririg sila, lahat ng pinaghirapan natin na sasayang, nakapang. Maraming salamat po sa inyo. Uy! General, ayan. Buti po. Buti naman na ligtas ka, Tiago. Alam nyo, nakarating sa aking balita, ha? Si General Padao ang nagligtas sa kanyang bodyguard. Eh, di ba dapat baliktad na nangyari? Sito pala tayo, General. Mayor, kilala mo naman ako yun, di ba? Mahal ko ang mga tao ko. At kung kailangan bigay ko ang buhay ko para sa kanila, gagawin ko yun. Sa lahat ng taga rito sa liwanag, gusto ko lang tatandaan ninyo ito. Tiago, ang pagmamahal sa inyo ay pagmamahal bilang isang pamilya. Kapamilya ko kayong lahat dito. At kung kinakailangan isakripisyo ko ang buhay ko para sa inyo, tandaan nyo, hindi ako magdadalawang isip para sa inyo, sa inyong kaligtasan. Isa lang ang nais kong tandaan ninyo, na ako, ang tipo ng tao at kaibigan na sa oras ng kagipitan, anuman ang mangyari, ay hindi kita iiwanan. Alam ko na hindi pagkakataon yung makakita si David Pascal sa liwanag. Patutunayan ko na meron niyang koneksyon kay Tiago at magkakamali yan. Makakuha ko sa pan-ebidensya para sugpuin niya buong grupo. Ikaw ba ang nagligtas kay Reggie? Paano mo nagawang traidorin ang pamilya mo para sa isang traidor?
Ha? Pamilyado ang tao si Reggie ba? Sa isa pa tao natin si Reggie. Sinuway mo ako, Rhea. Trinahintor tayo ni Reggie. Ipinahamak niya tayo. Ano ba kung ano nangyari sa factory niya? Muntik na tayo mauli. At hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang hayop niya. Kapag nagsalita ulit si Reggie, malamang sa makukulong tayong lahat. Anytime, pwedeng papunta na rito ang mga militar para damputin tayo. Paano si Santi? Paano ang mga tao na umaasa sa atin lahat? Kasi po ba yun? Nagligtas ka ng isang traitor. Dahil pinahamak mo tayong lahat. Rehan, pamilya tayo. Paano tayo kung wala tayong tiwala sa isa't isa? Ha? Santi! 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 Dumating na po kayo! Santi, nag-uusap ang papa mo at saka si ate mo. Sige, na doon ka na muna. Sa tayo na yan? Pa! Okay lang po ba kayo? Pagod lang ang papa mo. Sige na. Ayan. Sana naman huwag mo makalimutan kung sino mga kakampi mo. Oh, ba't hindi ka ba natutulog? Alam mo namang hindi ako makakatulog hanggat wala ang isa sa inyo ni Jessie dito sa bahay. I just hope everything's okay with work. So, huwag ka na mag-alala, maayos lang lahat. Alam ko, ginagawa mong lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Arabella. And Marshall, believe me, I also want justice para sa anak natin. But you have to promise me na hindi ka mapapahamak. Idol, pasag na naman yung tatay mo, ah. Pambago. Idol, dahil pala, lagi nalalasing ang tatay mo eh. Baka mabait sa'yo. Sira. Tulog ka na nga. Maaga pa tayo bukas. So, huwag ka nagkukunwaring marunong ka niyan. Sige na. Nana, sinabi na po ba ni Rian kung saan siya nagpunta? Hindi. Pero palagay ko may pinagdaanan na yun eh. Eh, malamang ho. Kayo ba naman, mabaril yung tatay mo. Kawawa naman yung tao. Naku, eh, dadaling ko na sana ito sa kwarto mo eh. Okay. Salamat po, Nana. Dito lang ako kakain. Ay, oh, teka. Mabigat lang. Saan na kayo nag-ibig? Ay, plato. Ito po. Pwede ho ba mo? Tumito muna. Oo naman. Gawin mo lahat kung ano yung sa tingin mo makakabuti para sa'yo. Eh, Rian, sabi ni Nana may pinagdadaanan ka daw. Ano ka ba naman itong... Naku, ha? Ikaw talaga kahit kailan, iyang bunga nga mo. Tigil mo. Ano yun? Usap lang? Tapos wala na? Pinalusot mo siya ngayon? Paano pag inulit niya? Dapat sinuheto mo siya. Para ano? Para lalo siyang magmatigas, ganun. Para lalo lumayo ang loob niya sa atin. Rian? Okay ka lang ba? May problema ba? Ha? Ayos lang ako. May naalala lang ako. Eh, Rian? Saan ka ba talaga nagpunta? Sa tahimik na lugar. Maliit na baryo lang, pero
pagmamahalan ng mga tao dito. Ibang iba dito sa mundo natin. Amelia, puso ang kahinaan ni Rian. Kailangan konsyensyahin mo siya. Lagi mong papaalala sa kanya, pamilya tayo. Pamilya tayo. Para hindi na siya lalayo sa atin. Hanggang kailan ko ba talaga kailangan magpanggap? Hindi ko na makaana-ano yung babae niyo. Hindi maaaring lumayo ang loob sa atin, Rian. Na kailangan. Pakitunguhan mo siya ng maayos. At huwag na huwag mo siyang bibigyan ng rason para lumayo sa atin. Naintindihan mo? Sir, nagpunta ako ng Ilocos nung off-duty ko. At nakumpirma ko na doon nagpunta si Rian sa Barrio Santo Francisco. Parehong lugar kung saan namin siya nakita nung wala siyang malay. Wala ka na bang ibang impormasyon na nakuha tungkol kay Lieutenant Bonifacio? Ang alam lang nun mga taga-barrio ay parehong impormasyon kung ano yung nalalaman natin. Hindi nila ganun kakilala si Rian, pero mabuting taon tingin nila sa kanya. Asan siya ngayon? Sir, hindi namin abutan. Turn over mo lahat ng impormasyon na hawak mo kay Captain Falcon. He will take over from here. Yes, sir. Captain. Sir. Mayroon kang relasyon ni Lieutenant Bonifacio. Sana hindi ito makaapekto sa ginagawa mo. Alam ko ho yan, sir. Huwag kayong mag-alala. Dahil hiwalay naman ang trabaho sa personal kong buhay. Kaya kung nagkamali man si Lieutenant Bonifacio, kailangan niyang harapin yun. Makakaasa ko kayo, sir. Ma'am! Saan po kayo pupunta? May personal na lakad ako. I want you to be on standby here. Tatawagan kita pag may kailangan ako. Para po ba to sa paghahanap niyo kay Lieutenant Bonifacio, ma'am? Oo. Alam ko na kung saan hahanapin si Rian. Pero ma'am, ba't di na lang po natin hintayin yung update galing kay Hindi Falcon? Hindi na ako makakapaghintay pa. Saan po kayo maghahanap? Eh, saan ka ba pupunta kapag nagigipit ka? Eh, di kung saan ka lang galing. Pupuntahan ko yung lugar ni Rian kung saan siya lumaki. Pawalang galang na po, ma'am, pero bakit yung puto kailangan gawin? Para kay Ethan. Kikilalani ko yung babae niya. Bago pa siya mapasakay. Oy, dahan-dahan! Baka mahulog yan! Sorry po. Palagay mo na lang dyan. Oh, yun na po. Yung buko salad, ha? Sige po. Baka gusto niyo, samaan ko na rin ang pagsuot ng costume ng gown para mas masaya. Ikaw talaga, hanggang ngayon, ganyan ka pa. Kahit anong isuot mo, mukha ka talagang clown! Nana Gloria? Oo. Nandiyan na ba ang pagkain? Ay, opo. Naku, meron pa akong kukunin doon. Oh! Rian! Tamang-tama, nandito ka na. Halika na! Umupo ka na! Pinahanda ko lahat ng paborito mo pagkain. Anong meron? Welcome back party! Kita mo naman. Pinag-alala mo na nga kami, pinag-party ka pa. Rian, sobra kaming nag-alala. Pero ang mahalaga, nandito ka na at matutupad mo na ang mission niyo ng papa mo. Diba? Ah, parang hindi na ako kasigurado kung gusto ko pong matuloy yung mission. Andoy, Nana. Mag-uusap lang kami. Opo. Opo. Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Anong pumasok sa utak mo, ha? Na basta tatalikuran mo na lang yung mission. Ha? Ano nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Bigyan mo ko ng isang magandang dahilan kung bakit ayaw nang ituloy ang plano natin. Hindi ko na ako kaya may tao pang mapahamak ng dahil sa'yo.
Kaya pa kung pwede sana, hindi ko na ito itutuloy. Kian Bonifacio ho yung pangalan niya. Eto ho siya, oh. Wala eh. Wala akong kilalang Rian Bonifacio dito eh. Eh baka naman ho, yung mga kamag-anak niya na Bonifacio ho rito, meron. Kasi ho, dito ho sila naninirahan dati. Pero naulila na ho siya kaya lumipat siya ng Maynila kasama yung lola niya. Wala eh. Wala talaga akong matanda ang Bonifacio dito sa amin eh. Pero subukan mong magtanong sa munisipyo o kaya sa barangay. Doon ho, baka may record sila. Sige ho, salamat. Ganun-ganun na lang yon, Rian? Ha? Pa? Pa, okay na kayo? Alam mo lahat ng hirap na pinagdaanan natin. Pagkatapos, basta na lang, wala, bibitaw ka na para bang wala lang kadahi-dahilan. Rian, naapi ako. Dusa, napahamak ang napakaraming tao. Namatay nga ang kapatid mo eh. At lahat ng yan, gawa ng mga militar. Sabi mo, tutulungan mo ako. Nangako ka! Nangako ka. Tapos, si isang iglap! Bibitawan mo lahat. Oh. Ah, hindi ko naman ako binibitawan. Alam mo, ha? Ang akala ko, naibigay ko na sa'yo lahat. Tinuro ko na sa'yo lahat ng talino ko, ang karunungan ko, lahat ng suporta. Buong puso at pagmamahal ko. Halos kinalimutan ko lang ang lahat eh. Para lang sa'yo. Halos kinalimutan ko ang lahat. Tapos, Lala! Ako naman nalilimutan ng lahat ng yun pa. Halos namatay ako sa militar! Nabaril ako sa pagliligtas ko sa mga kasama natin. Alam mo to, itinaya ko, sinakripiso ko ang buhay ko para sa'yo. Dahil lang akala ko, yun lang din ang kaya mong gawin. Ako nalilimutan yun pa. Pwes, patunayan mo! Mahal na mahal kita. Kaya ko rin ibigay yung buhay ko para sa inyo. Kaya lang hindi ko na ho kaya na mayroong pang ibang tao magbibigay ng buhay para ho sa akin. Marami namang ibang taong kayang gumawa ng ginagawa ko, hindi ba ho? Hindi lang ako o may kakayanan gawing ang misyong ito. Sarili kong anak. Ang pinakamamahal kong sarili kong anak. Handa ako talikuran. Alam mo, Rian, ang akala ko, ay turo ko na sa iyo lahat. Akala ko na ibigay ko na sa iyo lahat. Ang laki pala ng pagkakamali ko. Nakalimutan ko ituro sa iyo. Pinakamahalagang aral sa buhay. Ang palabra din nun. Kung paano pinaninindigan ang karangalan ng isang tao. Kung paano binibigyan ng alaga at katuparan ang isang pangako binibitawan.
Santi, ito ang tinatawag nilang M16. Karamihan ng ating militar, ito ang ginagamit na barrel. Carry sa caliber 5.56, a powerful weapon. Powerful gun. Ito yung tinatawag nilang magazine. Diyan linalagay ang bala niyan. Always remember, pagkahahawak ng barrel, safety first. At huwag mong itututok ang isang barrel sa kahit na bagay o kahit na sino na wala kang balak barilin or i-destroy. Okay? Apo. Pag hinawakan mo ito, your finger out. Okay? Pa! Pahawak naman po niya, no? Muna, anak. Alam mo, huwag muna. Okay lang dyan na pagdating ng araw, pagka na-train na kitang mabuti at magaling ka na. Kagaya po ni Ate Rian? Ay, baka mas magaling ka pa pagdating ng araw. Training tayo. Anak. Pa. Yes. Doon ka na muna, anak. Mamaya na natin itutuloy ito, ha? Basta alam, tuturo ko sa'yo lahat itong mabuti. Sige po, pa. Sige. Yes. Gagawin ko na ang gusto niyo, pa. Okay. Seryoso ka ba? Ang anak mo ang ipapalit mo kay Rian? Takala mo gagawin ko yun. Parte ng plano ko yun. Hindi ko ipapahamak si Santi. Kinailangan ko lang gamitin yung bata para sumunod si Rian sa gusto ko. Ito, tatandaan mo. Mahal na mahal ni Rian si Santi. At hindi siya papayag na pagdaanan ng bata kung ano yung pinagdaanan niya. Clear? Ka ba naman? Amelia, the time has come for us to celebrate. Nagbalik na ulit si Rian sa misyon. Which means, nakaayon ni ulit lahat ng plano ko. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya may kung ano na namang gawin niyang alaga mo. Ako ang nagpalaki sa kanya. Kilala ko siya. Alam na alam ko kung paano ko siya paiikutin. Tuloy pa rin ang pagsira sa buhay ni Marcia. And ang pinakamaganda dito ay ang sariling anak niya. Ang siyang tuturo sa kanya. Rian! Uy, ano nangyari? Philip! Alam mo bang hindi na maganda o gaga yung jowa mo kakahanap sa'yo? Ha? Hilong-talilong na si Ethan at hindi lang si Ethan, lahat kami. Para pang bulang biglang naglaho. Ano ba? Saan ka ba nang galing, ha? Well, pwedeng isa-isa lang, hinahalaban, ha? Hindi nga, kasi saan ka ba nang galing? Sinanang Rian Bonifacio, pinapatawag ka. Bakit ka pumasok sa record section? May hinahanap po ako, sir. Ano? Si Captain Ethan Del Fierro. Sir. Sir. Pwede po kayo magtanong kay Corporal Buendia. Nag-ausap po kami na nadunan po ako. Pero saglit lang po ako din, sir. Umalisin po ako agad. Anong naman niyo, Lieutenant Bonifacio? May nanloob sa record sections para sa isang confidential na kaso. Sigurado ka, si Kapitan Del Fierro lang ang pinuntaburot? Yes, sir. At ang tagal mo na wala. Hindi mo sinasagot ang mga superiors mo? Sir, I was on leave. Sa kasamang palo doon, nakakalimutan ko pa yung cellphone ko. Late ako nung nalaman ko. Pasensya na po kayo, sir. Simula po kasi nag-amnesia ako. Yung mga bagay po na hindi ko po agad maalala. Mga maliliit na bagay lang naman po. Are you okay?
Kasi pwede ko ipatawag yung doktor. Patitingnan kita ulit. Yes, sir. Hindi na ko kailangan. Kailangan ko lang usigura ng pahinga. But salamat po sa offer, sir. Alam mo kung gaano ka-importante yung correspondence at on-call ka ng Tega at Bonifacio. You broke the protocol. Alam ko, sir. Handa po akong tanggap yung parusa sa nagawa ko po. Verify ko lahat ng statement mo. Submit ko agad yung letter of explanation mo immediately. And prepare for counseling. At kapag naulit na to, nangyari ulit to, maaari ka masuspindi sa servisyo. At pag nalaman namin nagsisinungaling ka, alam mong batas natin. Yes, sir. Naiintindihan ko. Tumawag na ba si Reggie? Wala pa ho. Check mo. Maniwala po kayo, sir. Wala pa kong tawag hanggang ngayon. Wala ho kaming alam kay Reggie. Hindi namin alam kung nasan siya kahit ho kami nag-aalala sa kanya. Negative. Naniniwala naman ako sa inyo, pero alam niyo naman kung bakit kayo nasa sitwasyong ito, di ba? Isa lang ang gusto ko. Gusto kong malaman kung nasaan si Reggie. Kaya kapag tumawag siya, gagawin niyong lahat para malaman kung saan siya nagtatago. Kapag ginawa niya yan, pinapangako sa inyo. Sa ngalan ni General, walang masasaktan sa inyo. Padala na po ako ng tao para i-confirm yung sinabi ni Lieutenant Bonifacio. At lumalabas dun sa initial investigasyon, nagtutugma yung sinabi niya. Sinabi niya na nagpunta siya ng Barrio Santa Francisco. Pinatotohanan naman ang mga taong nandun kung nagkausap sila ni Kapitan Del Piero. Kailangan kong makausap ng personal si Lieutenant Bonifacio. Make that arrangement. Bok, lagay ko tama ka. Hindi tayo basta-basta dapat mawala ng tiwala sa mga tao natin. Pero, hindi pa rin natin marurule out ang involvement ni Lieutenant Bonifacio dito sa kaso na to. Unless mapatunayan talaga natin beyond reasonable doubt na hindi siya involved sa mga pangyayari. But there are more important things na dapat natin asikasuhin. Let's move on to this. Priority natin ngayon, ma-locate kung saan nagtatago si David Pascal at ma-establish kung ano ang relation niya kay Tiago. Pero hindi natin magagawa yan kung hindi magsasalita si Peralta. Sir, tikum pa rin ang bibig ni Peralta. Kung ano sinabi niya sa atin noon, yung pa rin ang sinasabi niya ngayon. Dala na siguro ng takot na nangyari sa kanya. Nilipat na si Peralta at ang pamilya niya sa jurisdiction ng PNP. Sila na ang hawak ng kaso. Kahit may lipat pa sa jurisdiction ng PNP si Peralta, kailangan continue sa monitor ang gagawin natin. Yes, sir. Sira pa rin kasi yung sasakyan niya and then mag-dinner kami after dun sa restaurant ko. Kamusta ka? Mabuti, nakabalik ka na.
Alam niyo ba yung nangyari? May idea ako. Pero sana hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo. Hindi ko alam kung anong totoong nangyari. Hindi rin naman tayo ganun kakilala. Pero mukha namang mabait kang tao eh. Ako hindi ko ma-explain. Salamat, Uma. Excuse me. Shall we go? Sir! Lieutenant, anong ginagawa mo dito at this hour? May business ka pa dito? Sir, pupuntahan ko po talaga kayo, sir. At bakit? Kasi gusto ko pong magpaliwanag po sana, sir, na hindi po ako masamang tao. At handa po akong patunayan po yun sa inyo, sir. Under investigation yung nangyari. Kaya lahat kala. At hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung ano ang totoo. Tahimik ka. Wala ito. Pagod lang siguro ako. Son. Kilala kita. Tukol ba kay Rian yan? Ayokong isipin mo na kinakampihan ko si Rian dahil alam kong patas ka tao. Pero nag-aalala lang ako. Hindi lang ako nag-aalala para sa kanya, Marshall, kundi para na rin sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yung lahat na nangyari sa atin. Pero sana hindi maging dahilan ng lahat na nangyari sa pamilya natin para mawalang ka lang tiwala sa tao. Yung gulo ninyo ni Tiago noon, yung pagkawala ng anak natin, sana hindi maka-apekto lahat. Lahat ng yun. Para mahirapan ka nang buksan yung puso mo sa iba. Sana hindi maka-apekto yun sa lahat ng gagawin mo. Rian, kumusta ka na? Naniwala ba sila sa'yo? Ang ginawa kong lahat para panindigan yung kasinungalingan ko at para depensahan ang sarili ko. Pero iba na nga yung mga tingin nila pa eh. Mukhang pinagdududahan pa rin niya ako. Mag-alala. Magagawang pa natin ang paraan niya. Pero pa, dahil nga ako sa mga nangyari, mainit po mata sa akin ni General ngayon. May hihirapan akong makakilos. Kung nakita niyo lang kanina kung paano niya ako titigan kanina, kung hindi nga lang ako dumating yung asawa niya, parang... Handa si Corazon? Oo. Bakit o pa? Anong sinabi niya? Ang ibig sabihin, ano ang opinion niya tungkol sa kaso mo? Isa ko siya sa mga taong nagtitiwala sa akin. Good. Magagamit natin siya. Kilala ko si Corazon. Malambot ang puso ng babae niya. At siya rin ang puso ni Marcial. Makukuha mo ang tiwala ni Marcial. Kapag nakuha mo ang puso niya. Naintindihan mo.
Oo pa. Nga pala. Ano na ang balita kay Reggie? Wala pa ho pa eh. Mahirap nga akong kumilos dito, di ba? Anak, kailangan makuha natin si Reggie. Kundi mapapahamak tayong lahat. Subukan ko kung magagawa ko. Mayor, salamat. Mabuti naman po. Maliban po sa napag-usapan natin tungkol sa seguridad, eh, magdadala rin kami ng medical aid. Ba, sige po, General. Wala pong problema. Salamat po. At kasama ko ang mga ilang opisyal at staff na tututok sa operasyon. Same here, General. Maliban po sa akin, may dadalo na ibang opisyal ng liwanag. At darating din po si General Guerrero. Si Thiago Guerrero po ba yan? Opo. Bilang siya po ang aming consultant at tagapamahala ng aming seguridad, ay importante na nandun siya sa meeting. Oh, sige po, Mayor. Baka nga mas mabuti yan. Tutal, marami pa kaming mga bagay na hindi na pag-usapan ni Thiago. Sige po. Yes, sir. Salamat pong muli. Susan, ha? Tatalong ka ba ulit ngayon? Next year na, ha? Lieutenant Bonifacio. Yes, ma'am. Mag-usap tayo. Ma'am. Magkakaroon ng talk for security and medical aid para sa bayan ng Liwanag. And I want you to come. Sa bayan po ng Liwanag, ma'am? Yes, tomorrow morning. Personally requested ka ni General De Leon. Bakit? May problema ba? Wala po, ma'am. You should see this as a chance. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, I can't afford to lose a good nurse like you. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Lieutenant Rian Bonifacio, sir. Sa tingin niyo ba si Lieutenant Bonifacio yan? Isa siya sa nasa listahan na pumasok sa opisina ko. The same night, nagbuha tayo ng raid sa factory sa bayan ng Liwanag, which failed. And then, may nagtangka sa buhay ni Peralta. Alam na natin na babae ang sumulong at tumawag sa pamilya ni Peralta. At alam natin, ang babaeng ko ay marunong sa barel at medisina. At babae rin ang nakikwentro ng Foreign Coast Guard sa West Philippines. Anong ginagawa mo dito at this hour? May business ka pa dito? Sir, pupuntahan ko po talaga kayo, sir. At bakit? Kasi gusto ko pong magpaliwanag po sana, sir, na hindi po ako masamang tao. At handa po akong patunayan po yun sa inyo, sir. Kailangan kong malaman ang totoo sa pagkatao ni Rian. Pangalawang beses na niyang naugnay sa mga kaso. Sa mga kaso na konektado kay Chavo. Posible kayang may connection silang dalawa? Kailangan alam ko ang lahat ng ito.
General De Leon, maraming salamat po nakarating kayo dito sa amin. Welcome po. Welcome po kayo lahat dito sa aming munting munisipyo. Bisita tayo. General De Leon, mukhang na-miss mo ko. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Mabuti naman at napasal kayo rito sa amin sa bayan ng Liwanag. Alam mo, pagka ganito, sinisiguro kong makakarating ako, lalo na sa mga importanteng usapin. Dahil mahal na mahal ko ang bayan ko. Importante talaga itong usapin na ito, General. Sinama ko aking team. Si Captain Fiero, siyang official na assigned sa lugar ninyo. Sir, good afternoon. Kapitan, nagagala kong makilala kayo. Second Lieutenant Bonifacio ng Nurse Corps, siya naman sa medical mission. Piniente. Sir. Pleasure is mine. Ako si Lieutenant Bonifacio. Wala na po akong magulang. Namatay po sila nung bata pa lang ako. Kapag nagsisinungaling ka, huwag yung umuuga-uga ang ulo mo parang aso sa dashboard ng kotse. Dahil tanda yun, nang hindi ka sigurado at nag-iisip ka sa bawat sasabihin. Tignan mo ko, ang mga mata. Dahil dyan nakikita yung nagsisinungaling ang isip ka. Pangatawan lang mo ang bawat kasimungalingan sa sabihin mo sa kanya. Hanggang sa dumating ang oras na yung kasimungalingan ay nagiging totoo na kahit sa sarili mo na totoo na yung pagsisimungaling mo. Ang mga kalaban mo ay parang mga puwitre. Naghihintay ng pinakamaliit na pinakamaliit mo at sasagpangin ka. Ang isang pagkakamali mo ay maaaring maging kapalit ng buhay. General De Leon, ikaw naman, dito ka lang pupunta sa amin. Para kang pupunta sa gera, sa batalyon ng daladala mo. General, wala pa yan. Aba kami yung mga susunod na araw. Wow. Patakot ah. Alam mo, mabuti na lang may kasama kang ganito kagandang nurse. Talaga bang ganito na kagaganda ang nurse sa militar ngayon? Panabiro po pala kayo, sir. Alam mo, ayoko kasing mag-isip ka ng kung ano paman. Ganyan kami magbiroan nito si General De Leon. Hindi mo na itatanong. Pinagsamahan kami. Ganyan kami nung araw. Tanong ko nga pala, taga saan ka ba, Ilan? Sir, taga Pampanga po kami. Na, sabi ko na nga, be, kanya pala, malagukan eh. Sigurado ako, masarap ka rin magluto. Ah, General De Leon, General, baka ho gusto niyo nang pumasok sa loob, makaumpisa na tayo. Ay, sige po. General, please. No, please. Sige po, bisita po namin kayo. Karangalan namin mauna kayo. Kali na po tayo. Excuse me. Excuse me. Captain, Lieutenant, please. Positively identified na narito sa lugar ninyo si David Pascal. At mabilis siyang nakatakas. Kaya't magdadagdag ako ng military detail para sa proteksyon nyo at para i-cordon off tong buong area. Ang gusto kong malaman, sa dami-dami ng lugar na pwedeng puntahan, bakit dito?
ano ang interest niya sa lugar na to? At sino ang posible na kumukupkup sa kanya? At malaking aking hinala na merong posibilidad na merong nabubuong terrorist cell dito sa inyong bayan. Assumptions. Assumptions. General, kasama na ba yan ngayon sa bagong training ng mga sundalo natin? General, lahat ng sinabi ko ay base sa nakuha naming intel. Sisiguraduhin ko sa inyo na gagawin ko ang lahat para ma-verify ang lahat ng information na nakuha namin. Alam mo, sa natatandaan ko, matahimik ang bayan ng liwanag. Mula lang nung pumasok kayo rito at yung binabanggit mong kung sino man Poncio Pilato o yung David na yan, doon lang nagsimulang magkagulo rito at nalagay sa pahamak ang aking mga kababayan. Kaligtasan at siguridad nyo lang habang namin kaya kami narito. Baka kayong lahat ay narinig lang. Ang mga terorista ay magaling magpangga. Sa harap nyo, papakita nila na isang takampi. Pero ang pinakamahirap na alam ay yung akala mo na nakilala mo. Yung pala, hindi mo pa. General De Leon, ano ba sa tingin nyo ang dapat nating gawin dito sa aming bayan? Eh kung may papangako nyo po na hindi magugulo ang aming bayan at walang mapapahamak, makakaasa po kayo ng tulong namin, ng taong bayan. General, kayong bahala. Basta't kami, maninindigan kami. Malinis ang bayan ng liwanag. Maliban sa issue tungkol kay David Pascal, ipinalam sa amin ng PNP na meron palang isang incident na nangyari dito tungkol sa isang factory na merong illegal operations. At kababayan ninyo ang nagbigay ng tip na yan. General, natatandaan ko yung sinasabi mo nga. Pero, wala namang napatunayan, di ba? Totoo nga niyan eh. Di mula silang nakuhang ebidensya. Kilala niyo ba ang taong nagngangalang Romero Peralta? Ngayon ko lang narinig ang pangalan ng taong binabanggit mo. At sasabihin ko na sa'yo, hindi taga rito yan. Dahil kilala ko ang lahat ng taga-liwanag eh. At masisiguro ko sa'yo na ni isa man sa kanila, eh walang likas na masama. Yung mga tao na nagpapakita na sobrang kabaitan, kadalasan, yun ang may tinatagong kasamaan. Tama ka dyan. Pero sa kabilang banda, yun din namang mga iniisip nating masama ay hindi mo rin masasabing hindi gumagawa ng mabuti. Kadalasan nga eh, kanya nagiging masama ang isang tao dahil napipilitan lang siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ba? Uyong. Kilala mo ba yung Romel Peralta? Nasaan ba siya ngayon? Sorry, naitingnan ko. Confidential nga pala. Ano nangyari sa meeting kanina?
Kailangan mapagsalitaan natin si Peralta as soon as possible. Sir, ginagawa na ng PNP na makampante at magtiwala sila. Lalo na nung nakausap ko kanina, takot na takot. Ano na ang asawa? O sige, ako na mismo ang pupunta kay Peralta mamaya. Doon pa rin pa sa dating safe house na bigay ng PNP? Sir, inilipat na. Nansend sila ng fax sa inyong opisina. Ano sa mayroon mo? Sige. Sino ang kasama ni Raya? Come in. Sir, nagpatawag daw po kayo ng nurse? Yes, please. Parang asang BP ko ngayon eh. Don't worry, sir. Kukunan ko po kayo ng BP. Alam mo kung masyado kayo nagpapastress sa trabaho, sir. Siguro nga. And sir. Sir, tanda lang po kayo ng fatigue. Okay. Ako, sir, sorry! Ano dyan? Ay, naku. Talaga, oh. Sino na lang? Apo, sir. Ito po, sir? Oo, sige. Please lang po kayo, ha? Tiwala ako na hindi ako bibigoy ni Rhea. Kailangan lang, ha? Kaya mabantayan siyang mabuti. Lalo-lalo na sa pakikisalamuha niya rin sa mga yun. Kasi parang tinutubuan na ng konsyensya ang batang yan. Chago, hindi tayo pwedeng makampante, lalo na't hindi pa nakahanap si Reggie. Sana talaga naghahanap ng paraan niya si Rhea para mahanap si Reggie. Dahil pag yan nakita, nagsalita at binaliktad tayo, katapusan na natin. Sorry ho. Rian. Hey, ma'am. Anong ginagawa mo dito? Ay, galing po kasi ako kay Sir Dadwin. Medyo sumama daw po yung pakaramdam niya. Okay. Sige ho, ma'am. Una na po. Rian, sandali. I just wanted to apologize in behalf of Jesse and my husband. Wala ho yun, ma'am. Hindi ko naman ho sila mapipilit na maniwala ho sa akin. Pero maninindigan po ako. Hindi po ako masama. Sa akin lang, ginagawa ko lang yung trabaho. Alam ko. Paano niyo po nasabi ho yun, ma'am? Bakit niyo ho ko kinakampihan eh? Hindi niyo naman ho ko talagang kakilala. Eh, kasi mas naniniwala ako sa nararamdaman ko kaysa sa sinasabi ng utak ko. Kadalasan kasi yung iniisip natin, nagkakamali. Pero yung sinasabi ng puso natin, hindi. Salamat na. Buti na lang ho, may mga tao pang kagaya ninyo. Alam niyo ho, minsan pinaghihinaan rin po ako ng loob eh. Pero wala naman ako ibang choice kundi maging malakas. Para ho sa sarili ko. Dahil wala naman ako ibang aasahan kundi ako. Wala na akong iba eh. Rhea, nandito lang ako. Thank you, Paul. Sir. May fashion. Kaya ka pa? Hindi naman. Nag-usap lang kami ni Rian. Eh, let's go.
Sir. Ma'am. Ingat ka, ha? Excited ka na lumabas, pero tiis lang ng konti, ha? Gagawin lahat ng tatay para maging maayos ang lahat, para paglabas mo, magiging matahimik na ang buhay natin. Hindi ko hahayaan na masangkot ang buhay mo sa mga kamalian ko. Paano kung hindi na yun mangyari, Reggie? Hindi ganito ang buhay na ginusto ko para sa mga anak natin. Sawang-sawa na akong magtago at magbuhay sa takot. Ako rin naman. Pero kailangan. Minsan na nasakot ang buhay natin sa gulo. Ayoko na maulit yun. Bakit mo pa ba kasi tinalusin ang General? Sana nasa liwanag pa rin tayo. Nandoon ang pamilya natin, Reggie. Hindi dito. Gusto ko nang bumalik. Bakit na magagawa ko ba tayo? Nandito na tayo. Buti nga ligtas tayo dito eh. Kaya ako babalik din sa normal ang buhay natin. Sigurado ka bang ligtas tayo dito? Hindi ka na nagsasalita. Wala ka nang silbi sa kanila, Reggie. Ayoko na dito. Pinamamasdan ang bawat kilos natin. Pinapakinggan ang lahat ng sinasabi natin. Pwede naman tayo magsimula muli. Pero hindi dito. Hindi sa mga kami nila. Tulog na ba, Santi? Oo, napagod kakalaro. Maaga na tulog. Rian? Yes, pa? May balita ka na ba tungkol kay Reggie? I mean... Oo. Alam mo na ba kung nasan siya? Wala po eh. Ano kasi na-turn over na kasi ng military sa pulisya kaya hihirapan ako. Parang ang bagal mo yatang kumilos ngayon, Rian. Hindi man ho. Nag-iingat lang ho. Saka, pagkatapos ng nangyari dun sa factory, wala nang ibang nangyari. Kaya mukhang hindi na siya nagsasalita. Ano ba naman klaseng pag-iisip yan, Rian? Ha? Alam mo, kung hindi na nagsasalita si Reggie, ibig sabihin, wala na rin siyang pakinabang sa mga militar. Hindi natin alam kung ano maaaring gawin sa kanya o sa kanyang pamilya ng mga walang niyang yun. Alam mo kung tatanong yan? Kaya ko naman patawarin si Reggie sa kabila ng ginawa. Alam mo naman ako, tingin ko sa atin, isang pamilya pa rin.
Salita na ba ulit yung binabantayan natin dyan? Di pa nga, eh, takot na. Para ano pa, nandito pa siya. Sige, tuloy mo na lang yan. Oh, magbantay kayo dyan, ha? Dito. Natatakot na ako para sa amin. Hindi ko alam kung ano pang kailangan nila. Asan kayo? Kumusta na kayo? Asan si Reggie? Dito sa safe house sa Pangasinan. May mga bantay na pulis sa labas. Pinuflip ko lang itong cellphone. Pero sa susunod na araw, may check-up ako sa Dolores General Hospital. Tatakasan namin sila. Magkita na lang tayo kahit sa fire exit. Walang CCTV dun. O sige, gagawin ko ng paraan. Dudahan pa rin ako ni General Marshall. Marami pa akong mga mata nakatingin sa akin. Ako ba naman, Rian, hindi ba sinabi ko na sa'yo, idaan mo kay Corazon? Oo, pero... hindi pa rin sapat yung para makalakad ako sa kampo. Hanggang nga hindi pa rin tapos ang investigasyon sa akin. Mahirap mo ba akong sumabit? Kung yun lang ang iniintindi mo, gagawin ko yan ng paraan, ha? Sila na siya yung pumasok sa opisina ni General Marshall? Umamin siya eh. Kasama ng mga ilang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Parte raw siya ng isang rebelding grupo. Oh, anak. Mabuti naman ako. Salamat. Anong pinalaman niya sa mga? Ano ba pinagsasasabi mo, ha? Yung janitress na umamin na pumasok sa kwarto ni General Marshall. Oh. Ganyan ka na ba talaga ngayon magpasalamat? Bakit kailangan may madami sa ginawa? Dahil kinakailangan. Sigurado ang kinabukasan nila kapag nagkasundo tayo. Nanay! Ikaw po yung pumasok sa opisina ni General De Leon.
Sa'yo ba itong baril na to? Opo. Bakit? Dahil kailangan bumagsak ng gobyernong ito. Absuelto ka na, anak. Ganito lang ba palagi ka? Na may madadami sa mga ginagawa niya. Bakit? May usapan naman kami, ah. Hindi ko pababayaan ang pamilya niya. Ang mahalaga ay hindi ka na paghihinalaan. So ngayon, makakakilos ka na ng maluwag upang alamin kung nasaan talaga si Reggie. Pirma na namin kung nasan si Reggie. Mainam. Alam mo na kung ano ang gagawin. Franco, siguruhin mo lang patay. Hindi na pwedeng lumaki pa ang gulong ito. Masyado na maraming nalalaman ang hayop na yan. Papapahamak tayong lahat. Ako nang bahala, General. Pero paano kung malaman ito ni Rian? Parte na rin yan ang plano ko. Siguruhin mo lang malinis ang trabaho. Ako na ang bahala kay Rian. At pag natapos ang lahat ng ito, sisiguruhin ko sa'yo. Tuloy-tuloy nang manunumbalik sa grupo natin si Rian. Sige po, General. Okay. Ivan, may iwan ka. Kaya ko na to. Ang gawin mo, bantayan mo yung mga sundalo. Dala kayo malit.